Sana naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. My dear brothers and sisters, we are gathered here to begin the celebration of Bible Week in our church community. This week, our focus is on the Word of God, and it is very fitting that we start with the celebration of the Word of God, the enthronement of the Bible. Let us pray. Heavenly Father, we believe in what you called us together to listen to your Word, to treasure it in our hearts, and to meditate and share it with others during the Bible Week. We thank you for this opportunity to celebrate your Word inscribed in sacred scriptures. We ask you to send us the Holy Spirit, that he may touch our minds and hearts, that we may discover, understand, and live your message to us. We make this prayer through Christ your Son, and our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. So instead of profiteor, ng ating pong enthronement of the Bible, so, awitin mo natin ngayon ang papuri sa Diyos.
Ama namin makapagyarihan, ipagkaloob mo kami. Baka sapa sa iyo at may luhubin ko. Kainti na totoo. At kami rinawain magmahal sa ating kapwa-tao na may damdamin binubunso ng iyong Espiritu. So, ang magitan ng Espiritu kasama ang Espiritu Santo, magpasama na ang dami. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang puol, kayong mapagkumbaba, kayong gumagalap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang kapiran at yun ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puol. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklol. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisunod ni mandarayan man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panapag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumutulong
Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at mahalin ka. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong at ang mahihina sa turi ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at inligtas. Kaya nga, tulad na nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may higit magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Conference of the Philippines
kanilang Bible Sunday bilang bahagi po ng pag-iwan ng National Bible Week. Kaya po sa unang pagkakataon nagkaroon tayo ng Bible Tournament sa pamumuno po ng ating Bible Ministry. Sana po ngayon ang pagkasi ay una pa lang.